Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ngayong araw ay dinala na nga ni President Glenn ang nanay ni Melody sa ospital matapos nitong mahimatay. Agad namang sinuri ang nanay ni Melody ng mga doktor. Samantala, tila marami pa nga rin kumikwestiyon sa batas na nais ipatupad ng presidente tungkol sa kasambahay bill. Kaya't agad niyang ipinagtanggol ito ni Norma at iba pa niyang kapwa kasambahay. Sa ospital naman ay nagpasalamat si Melody kay PGA dahil sa pagtulong na ginagawa nito. Nangako nga rin si PGA na hindi niya pababayaan ang nanay ni Melody. Hindi naman nagtagal ay pinauwi na nga rin ni Melody ang kanyang mga kapatid dahil siya na ang bahalang magbantay sa nanay nila. Ilang saglit pa nga ay hindi na malaya ni Melody na dumating na muli ang presidente sa kwarto ng nanay niya. Nagdasal nga si Melody na alam niyang mahal ng nanay niya ang tatay niya, ngunit nakiusap itong wag munang kunin ang nanay niya dahil kailangan niya pa ito. Malungkot at tahimik namang nakikinig si PGA. Nang napansin na ni Melody na dumating na si PGA sa kwarto ng nanay niya, ay agad niya itong pinapasok. Dala nga ni PGA ang pagkain ni Melody, kaya't nagpasalamat muli ito. Sa kabilang banda naman, ay tinanong ni Nicole at Nathan si Mami Glicilda kung pwede ba nilang bisitahin si Yaya Melody. Ilang saglit pa nga, ay dumating si Lorraine na may dalang pasalubong para sa kanila. Agad ngang sinabi ni Mami Glicilda kay Lorraine na dapat ay magkaroon ito ng bonding time sa mga bata para hindi naman laging si Yaya Melody ang bukang bibig ng mga ito. Kung kaya't agad ngang inaya ni Lorraine si Nathan at Nicole na mag-movie marathon. Ngunit, hindi nga ito sumasagot kung kaya't pabulong na sinabi ni Norma na sinigawan ni Lorraine ang mga bata. Nahalata namang hindi nagustuhan ni Glicilda. Sa ospital, ay sinabi ni PGA kay Melody na halatang mahal na mahal nito ang kanyang nanay. Kaya't nangako nga itong gagawin ang lahat at hindi pa babayaan ang nanay niya para hindi na manganib ang buhay nito. Ilang saglit pa ay dumating na ang doktor upang sabihin ang magandang balitang negative ang lahat ng result ng nanay niya. Ang tanging kailangan lang nito ay magpahinga. Dala na nga rin ng sobrang kasiyahan ni Melody ay hindi nito napigilang yakapin ng mahigpit si PGA na nang naisip niya ay nakakahiya talaga. Matapos nilang malamang okay na ang kalagayan ng nanay ni Melody, ay nag-aalala pa rin si PGA kay Melody dahil hindi pa nga ito kumakain. Kung kaya't dinalhan niya ito nang maaari nitong kainin. Ngunit, agad nga itong tinanggihan ni Melody dahil nahihiya na ito sa lahat ng itinulong ni PGA. Inisip nga ni PGA na hindi nagustuhan ni Melody ang binili niyang pagkain. Kung kaya't agad nitong tinanong si Conrad kung ano bang paborito ni Melody. At dito na nga lang biglang naisip ni PGA ang madalas na kinakain nito sa kanilang bahay. Kaya't agad itong magpapabili kay Conrad. Ilang saglit pa ay nagpa siya si Melody na magpahangin na muna sa labas. Dito nga ay kinausap niya ang kanyang tatay at sinabi ang kanyang mga nararamdaman at kasiyahan dahil alam niyang okay na ang kanyang nanay. Hindi naman nagtagal ay naisip nga ni Melody na umakyat sa taas upang doon na lang magpahangin. Laking gulat nga nito nang kasunod niya na pala si PGA na may dalang pagkain. Dito nga sinabi ni PGA na siguradong hindi matatanggihan ni Melody ang dinala niya para sa kanya. Ito nga ay ang paborito niyang tinapay at kape na madalas niyang kinakain.
sobrang saya nga ni Melody at nagpasalamat dahil naalala nito ang kanyang paboritong pagkain.